you know, a few months ago, I recently just started being convicted that the Lord was calling me to do missions work. And then the question really became, how do I do that? Who am I going to serve? What am I going to do? Sumama po ako doon, pabalik po sa tribe namin para po ano, mag-join po sa ano din po, sa mission trip po. Parang nainganyo akong sumama sa kanila na parang, uy, wow, ayos to ha. Parang kami-kami magkakaibigan, mag-minister together. So basically, as the lead ng team, I invited friends over to come with us sa mission trip with different people, like bringing different gifts din. Some are artists, some are real estate developers, some are marketing specialists, some are doctors, dentists, and some are businessmen. But all these people who have also the same goal to share the gospel. I mean, to be honest, I think the biggest challenge is the language barrier, because I am English speaking and I don't speak any other language. During discipleship camp, every talk kasi, diba? So may the group session, mahihiyain yung mga tao sa ati tribe. Mahirap for them to share how they feel, how they truly feel. Ayun. Tapos may time na nasa task kami, dapat bibisita kami sa mga tribe. Tapos kakamustahin namin sila. Tapos umulan ng malakas. Tapos parang, ano ba to Lord, wala kayong magawa. I find it difficult to share the gospel if I haven't built a relationship first. And coming in as a foreigner in a mission trip, as much as we want to show God's love, of course that means spending time with them, building trust, really creating a safe environment for them to share and also to respond to the gospel, which we were limited to because we were there for only a couple of days. Pag nakikita ko po yung changes sa life ko na nandun ako sa tribe namin at sa ngayon po na hindi na po ako masyadong nahihiya, hindi na rin po ako masyadong distant sa mga tao po. I got to know them in a way that, you know, they would want to share their lives with me, not just me extracting something out of them. They started to share their dreams, their fears, the things that they hope for, the things that they hope wouldn't happen, things about their hearts. Para kaming puzzle, kasi ang daming nawala, biglang ang daming nag-back out, ang daming hindi nakasama. So ang daming mga role na nalipat, ang daming mga nadagdag na role sa bawat tao. Pero how the Lord really provided the strength, the wisdom, and how He really guided us through the Holy Spirit para matuloy at talagang matapos namin yung mission tsaka yung discipleship camp. I was just amazed at how God brought all of us together, and we're gifted in so many ways. We had doctors, entrepreneurs, people in the med industry, and it was just so cool to see how God used all of our gifts to serve Him and to also build relationships in the Ati tribe. Like, who would have thought, really? Para sa akin, pinaka-natutunan ko talaga yung importance of prayer. And during the mission trip, ayun talaga yung parang pinaka-na-develop. Hindi lang sa akin, nakita ko rin sa mga teammate yung kahalagahan talaga ng prayer. Sa bawat pagkilos namin, bago umalis, pagbalik, bago matulog, pagising sa umaga, bago mag-start yung bawat session, bago yung mag-speak yung isang tao, kailangan namin silang ipag-pray. I think what I learned about God is that God is really gracious to call us. We know we're not worthy of His calling. Pero God uses us despite our mistakes, our unfaithfulness sa Kanya, but God really redeems us. Keep it genuine lang. Kasi through that, makikita nila yung heart mo na si Jesus Christ yung namumuhay sa'yo. Have a willing heart. Kumbaga, hindi naman ibig sabihin na pag mag-share ka, yes, kailangan kabisado mo yung Bible or kabisado mo yung ganito. Having that willingness, then doon papasok talaga yung that the Holy Spirit will really work within us. Kapag nag-share ka ng gospel, is dapat hindi ka matakot kahit ano man yung edad mo, ano man yung katayuan mo, kung parte ka man ng tribo, kung ano man po yung status mo sa buhay mo. Basta ang mahalaga po is alam mo kung sino si God sa buhay mo at paano siya gumalaw sa life mo. Kasi at the end of the day po, hindi naman ikaw yung humaharap sa kanila. Ang dinadala mo is yung pangalan ni Jesu Cristo, which is si God. Pag shinare mo sa iba, hindi mo alam
yung mabibigay mong life na meron kay Christ sa mga taong na-sharean mo, na sobrang ganda talaga.